Magandang umaga mga idol. Mayong buntag mga pre. Ito na naman yung programa natin. Division 101 Real Talk. Pag-usapan natin ngayon ang mga bagay-bagay. Turo ko, tistingi lang. May nagtatanong sa atin. Ang pangliligaw ba na hindi alam ng magulang ay kasalanan? At ano ang proseso ng pangliligaw hanggang sa pag-asawa? Ito ay Real Talk. Sana ngayong umaga mayroon kayong makukuhang aral sa mga pag-uusapan natin. Ang unang katanungan ng ating mga kaibigan is this makasalanan ba o is courting a girl without parental permission is a sin? Base po sa pag-aaral, ito ay sarili kong opinion. Iwan ko lang sa inyo. Pero para sa akin bilang magulang, kapag naliligaw ka ng isang babae na hindi alam ng magulang, iyon ay kasalanan. That is the seventh commandment. It says that do shall not steal. Meaning to say, yung panliligaw na hindi alam ng magulang ay isang kasalanan dahil taking something belongs to other without permission is stealing. Meaning to say, pag naliligaw ka na hindi alam ng magulang, ay isang pagnanakaw yun dahil yun ay property ng mga magulang, hindi alam ng mga magulang. So, if tatanungin nyo ako kung kasalanan, kasalanan po. Kasi ngayong modern days, alam natin na ang pangliligaw ay digital na, instant. Kaya nga kung minsan pag naghiwalay, instant din. Kasi hindi alam ng magulang, walang blessing ng magulang. Kaya payo po sa mga single dyan. Huwag niyo namang hayaan yung mga lalaki na ligawan kayo na hindi lang ng magulang. Alam namin na starting friendship, okay lang yun, walang problema yun. It's not formal. But kung may plano yung lalaki na manligaw sa inyo, bigyan niyo naman yan kunting dangal yung pagkataon ninyo. Sabihin niyo naman sa lalaki na magpaalam ka muna sa parents ko kahit tawagan mo lang o i-message mo. Para naman may consent galing sa mga magulang. Kasi alam nyo, when a person takes something that belongs to somebody without permission, that is stealing. Number two, merong nagsasabi, yung boyfriend ko, ito na sir, ang boyfriend ko, alam na ng magulang namin, ano ba yung proseso sir? Kung bago mag-aasawa yung tao. So, bilang magulang na din, at bilang may experience na din sa panliligaw, sa pag-aasawa, sa pamilya, mayroon tayong tinatawag na long observation, short engagement. Ito yung pinaka-basic talaga. Kailangan nating obserbahan ang ating mga nililigawan. Yun ang pinaka the best na gagawin ng mag-asawa, no? Magkasintahan. So, what is the process bago tayo mag-asawa? Meron nga sinasabi, I read that one in the Hope Channel. Sabi na, pag may boyfriend ka daw, nang iniisip ay pagiging girlfriend mo lang, walang iniisip na ikaw ay magiging asawa niya, iwalayan mo yun. Yung mga lalaki na hindi nag-iisip sa future, na maging future wife ka nila, hiwalayan mo yun. It's a nonsense. The purpose why you are courting somebody, kasi gusto mo siya maging asawa. That's the reality. Pero pag yung enjoy lang, huwag yun. That's a piece of advice. So, meron tayong tinatawag na pitong stages in dating. So ano itong mga stages
7 stages in dating. So isa-isahin natin, ha. Sana may matutunan kayo nito. Number one, ito yung tinatawag na friendship. So dito nag-uumpisa na yung couple will getting to know each other, but there is no non-romantic activities about it. So ito yung casual na pag-uusap, siguro nakasama kayong kumain, kasama kayo sa taxi, sa bus, yun lang. Stage number two, ito yung tinatawag na group dating. Sa mga ating mga SDA, meron tayong tinatawag na mga love camp. So, two friends, maybe in a group, you will go each other. So, yun ang tinatawag na group dating. Then, we have the stage number four. What's this? Stage number three, sorry. Ito yung tinatawag na special dating. Ito yung date na yung kayo lang dalawa. Maybe kakain kayo sa labas, pasyal kayo sa labas, punta sa mga amusement park. But this is the concept of the parents, okay? Remember, alam na magulang ito yung ginagawa ninyo. But there is no commitment yet being made. Wala pang napag-uusapan. Yung casual dating lang. Yung kayo-kayo na lang yung nagdi-date. Wala nang kasama, wala nang chaperon, wala nang kaibigan. At may special na talaga. May attachment na, emotional attachment na kayong dalawa. Yan ang pangatlo. Ang pang-apat, ito ang tinatawag na steady dating. Ito yung may napag-uusapan na ang couple na hindi na sila pwedeng mag-date sa iba. Pag yung napag-uusapan na yun na no dating, no sa iba, tapos yung mga boyfriend niyo, girlfriend, may ka-date pang iba, iwalay niyo yun. It's a nonsense. Number five, yung pre-engagement. So habang nasa steady dating kayo, napag-uusapan niyo ngayon yung ano kayang mangyari natin 2 years from now, 3 years from now, yung mga ganyan. Ilang anak gusto mo? So sa pre-engagement, ito yung couple na na-discuss sa possibility kung ano mangyari sa pagdating ng panahon. At meron na silang tinatawag na sariling ano yung tawag yan? Parang private and personal binding. So, number six, second to the last, meron na sila ngayong formal engagement. So, ito na yung magproposeso na sa wedding. Yung kasala na. Ito na yung kakain na tayo after dito. So, ito na yung process. So, formal engagement, magplano na sa kasal kung kailan tayo magpakasal. Ano kayang style ng kasal natin? Sa beach ba? Dito ba sa sa loob ng mall o kaya sa train station? So it's up to you. It's up to you to plan. This is a formal engagement. And the last one is the what we call marriage and the final binding. So after all of the stages, this is now the last one. So the courtship, the observation, and it will end up with the engagement, and then this is now the marriage and the final binding. So ano mangyayari ito ngayon? So ito na napag-usapan, ito na yung namamanhika na si boy. Pag-usapan na yung kasal, ang final. So ito yung mga stages ng pag-aasawa. At sana mga dalaga, sa mga girl, wag yung tinatawag natin na kanang no choice ba? Ang pag-aasawa ay hindi racing yan. Pero advice naman, sana wag niyo nang paabuti na umabot kayo ng 40 bago kayo mag-asawa. According to science, ang magandang pag-asawa ng babae is 25, maybe around 35. Kasi ito yung magandang marrying age, at ito yung maganda na magandang magbuntis at magkaanak. So, hopefully may natutunan kayo sa ating Real Talk this morning. Sana makahanap kayo ng partner, at partner na hindi lang pang 2 days or pang 1 week, but for a lifetime. At sana yung partner mo magdala sa iyo sa Panginoon, hindi palayo sa Panginoon. Maraming salamat. Ito pa rin si Debbie. Debbie June 101 Real Talk. Sana may natutunan kayo. Toro ko.
testing nila. Maraming salamat po.